Ako po si Denise, isang licensed professional social worker na naka-assign dito sa KVG Haven for Children. Ang KVG po ay isang residential foster facility para sa mga bata, gulang 7 hanggang 13. Ang mga bata pong ito ay kadalasang ulila sa magulang, dulot ng matinding kahirapan, mga batang lansangan o di na kayang alagaan ng kanilang mga magulang. Kaya naman kami ang sumusuporta sa kanila hinggil sa batas. Pwede po ba kayo magpakilala sa amin? Ako po. Ako po si Marie. 10 years old po. 3 taon na po ako nanirahan sa KBG po. Ako naman po si Natalie. 13 years old po. 3 taon na din po ako dito sa KBG. Kung makikita po natin, medyo matagal na si Marie at Natalie dito sa amin sa KBG. Si Marie po, napunta po sa KBG dahil sa incompetence to provide ng tatay niya na single father. Due to health complication at kahirapan na rin po, sa amin tumutuloy si Marie ayon sa batas. Si Natalie naman po ay matatawag nating foundling o yung mga inabandon na katapos isilang. Na-transfer lang po sa amin si Natalie gawa ng hover capacity ng dati niyang tinutuluyan. Kayo ba? May pangarap kayo sa buhay? Sa totoo lang, tumal ho ang proseso ng pag-ampon sa bansa natin. Pihikan kasi ang mga Pinoy sa pag-ampon. At alasan po ang bagong silang hanggang 2 taon lang ang mga inaampon nila. Di tulad ng mga dayuhan, sila po yung kadalasang nag-aampon sa mga bata dito sa KBG. Ako po ang nag-aayos sa mga legal na dokumento ng mga bata ito. Tinutulungan ko po sila upang makahanap din sila ng mga permanenteng pamilyang matutulungan at magmamahal sa kanila. Dito po sa KBG, tutok na tutok po kami sa mga batang yan. Pinapakain at pinapag-aral po namin sila. Meron mo ba mga bata dito na may mga kasong sumasalamat sa batas? Wala ho. Pero meron pong KGB Residential Facility para sa mga ganyang sitwasyon. Magandang araw ho. Ako po si Divine Timbang. Isa po akong lisensyadong social worker at head dito sa KBG Residential Facility for Children in conflict with the law. Ako po ay tumutulong sa mga menor de edad na tumataliwas sa batas upang matuwid po ang kanilang mga landas. Ako ho si Tan. 17. Magdadalawang bansa KBG. Nasangkot sa nakawan eh. Ayaw po, 17. Pareho ng kaso naman. Magkaibigan po talaga yung si Tan at Aya. Sa totoo lang po, pangatlong beses na nila bumalik dito sa KBG. Pero iba pa rin po talaga. Nakikita ko po yung may chances silang magbago at pinapakita din naman po nila. Naayon po sa batas, Republic Act No. 1944, otherwise known as the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, na hindi pwedeng makulong ang mga menor de edad kulang 17 pababa kahit masangkot man po sila sa mga illegal na krimen. Kaya po dinadala sila sa mga juvenile rehabilitation facilities tulad dito sa KBG. Sa totoo lang ho, wala po talaga kami makain. Kaya lang ho, nagnanakaw para may pantawid gutom. Nakikipira lang po ako yung time, kaya ginagawa ko kung ano yung pwede para makatulong sa kanila. Mahigit 3 taon na ako dito sa profesyon. At masasabi kong kailangan talaga dito ng puso. Puso para sa mga bata, para sa bayan. Kaya ako po rin sila tinutulungan dahil alam ko po yung pakiramdam nila. Dati rin akong labas-masok sa KBG. Pero tignan niyo po ako. Nagsumikap at kumakain. Kumbaga, calling ko po ito ang tumulong sa mga bata.